Kayo ba ay naghahanap ng mga teknolohiya para sa mas mataas na ani at kita sa pagsasaka at pangisdahan? O di kaya ng mga bagong agri-fishery products na pwedeng gawing negosyo? Ang mga yan ay tampok sa 15th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition o NTF na ginanap noong August 14 hanggang 16 sa Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DABAR na nasa kanto ng Elliptical Road at Visayas Avenue sa Quezon City. Ang NTF ay taon-taong idinaraos ng DABAR. Sinasagawa namin itong National Agriculture and Fisheries and Technology Forum Product Exhibition taon-taon para i-showcase yung mga research-generated technologies supported by the Bureau of Agricultural Research, Department of Agriculture. Kasi kahit na anong generate ng technologies ko, ito naman ay hindi maipararating sa ating mga target users, baliwala. Sa pagsasagawa namin ng research for development, ay kailangan ito ay mga maka-generate kami ng mga technologies na demand-driven, no? Sa katunayan, sa event na ito, this 3-day event, we're able to showcase products or technologies that are demand-driven. Some of them are in the mainstream market and some of them are under negotiation for international market. Napakaganda ng okasyon na ito dahil ito ang nagpapatunay ng kahalagahan ng research and development sa Department of Agriculture na makakatulong sa pag-increase pagdating sa competitiveness ng ating mga agricultural products, including fishery products. Palagi natin ginagawa ito dahil gusto nating ipakita sa mga magsasaka at mangingisda yung mga value-adding features ng mga project na ginawa natin, kung saan nagkakaroon ng matataas na kalidad din yung ating mga produkto through sa mga project ng DABAR. Ito pong mga exhibitors natin ay kalimitan po dyan ay mga researchers from our regional field offices. Sila po yung nagsasaliksik kung paano ma-develop pa ang mga raw materials natin, mabigyan siya ng value adding, kung saan nakikita ng mas malaki ang mga farmers and fisher folk. Mula po sa Bicol, ito ang aming mga featured products ngayong National Technology Forum. Ang una po ay ang aming patis de pile. Ang patis karaniwan sa atin ay shrimp-based. Pero ito po ay hindi. Talagang galing po sa balat ng pili. Ang gagawin lang po natin, i-shake natin at then lagyan po ng kalamansi. Presto, pang-ulam na po ninyo. Okay. So, next featured namin ay walang kamatayang bidi-bidi bags. Just imagine from a very lowly weeds sa aming flood-prone areas na ang kung tawagin po namin ay ragiudiw o bangkuan, ang weed na ito ay hindi po makontrol. Persistent po ito. So, ginawa po naming enterprise ito para mapakinabangan at maging hanap buhay ng aming out of school youth at saka rural women. Ginawa po namin siyang raw material para sa aming mga bags. So, ito po ay nag-i-employ na po ng mga hand weavers na magaling sa Baaw at we expanded the project into other flood-prone areas of Bicol. Makikita po natin na nag-level up po ang aming mga bags dahil po may mga ornaments na po ang aming bags. Katunayan po ay ito ay tinatangkilik na ng ating mga pasyonista kagaya po ni Heart Evangelista, Pia Wurzbach, yes, and more recently po yung Miss Vietnam ay nagdala po nitong aming bags sa Vietnam. Okay. Ang next featured product po namin ay aming Abictus Craft. Okay.
Makikita po natin na galing po ito sa Shell na kadalasan po ay tinatapon o kaya sinusunog lang ng ating mga Philip processors. Pero inasmuch na ang Avictus po ay nag-come up through our technology ng isang item na masasabi natin na isang fashion trend. So, wala pong nasasayang dahil from tip to tip ng kernel ay napapakinabangan. Ito po ay nasa middle part ng kernel. Ito po ay nasa pinaka-tip. So, makikita natin, pinakinabangan po. Oh. Okay. So, lahat po yan ay napakinabangan sa aming pili. Instead of just throwing them, ang kernel namin ay ginawang fashion earrings, fashion necklaces, at saka iba pa po. Okay? And the last but not the least ay ang zero waste in soybean. Ibig sabihin po, kalimitan ang mga soybean ay ginagawa natin ay yung seeds lang. Pero po, dito sa Bicol ay nag-promote po, nag-develop po kami ng mga products out of the meal or yung sapal na galing sa soybean. Ang unang-una pong product namin ay ang soy flour, soya flour. Pangalawa po ay ang soy meal for the livestock. Ngayon po, out of that sapal, meron din po kaming soy soup in 3 variants po ito. May mushroom, may crab, at saka may chicken. Ito po ang variant namin sa aming soya soup. Okay? Ito po ay madaling lutuin. Kaya very, very, ano po ito, very applicable sa mga working mothers. Aside from that po, meron din po kaming soya turmeric. Okay? Meron din po kaming soya butter cookies. And ang pinaka-ano po namin, pinaka-latest na inano ay ang soy breeding mix. Kadalasan po ang ating mga breeding mix ay nakikita natin sa supermarket. Pero kami po ay naggawa po kami ng isang organic soy breeding mix. So pwede po ito sa chicken, pwede sa shrimp, at saka pwede rin po sa fish. At saka isa pa po ay soy kare-kare mix. Meron din po kami soy caldereta mix. At soy fancy cake. Pwede po ito sa mga school children natin because this is very nutritious at organic in nature. Okay. So, aside from that po, nag-develop din po kami ng mga ulam. Ulam, like say for example, ito po ang sisig. Soy sisig. Na ready to eat na po ito. We are happy to introduce to you ang aming taker ng aming technology sa zero waste soybean. Walang iba po si Miss Aurora Rico. Ako po yung taga-adopt ng technology ng DA kasi po yung product namin more on soya beans lang. So bali po yung nung pumunta ako sa DA, tinulungan po ako ng Miss Arlene to transform or to convert the waste materials into good products. Kasi po kung baga since our heart is to supply a nutritious food, pero po paano yung mga waste na meron pa ring nutrient na andon. So magiging pera pa rin po yun. Meron pa additional revenue and mag-additional po kaming employment for this product line. Meron po sa aming local domestic market and for Naga City. Then sa next po namin, papasukin na po namin yung mga hotels and restaurants. So doon po sa interested bumili sa aming product, you can reach us at 0928-502-5513 and 0939-921-0656, or you can also contact DA Miss Arlene or Miss Luz.
Pwede po makipag-ugnayan sa Department of Agriculture, Regional Office Number 5, Research Division at 0998-549-5018 or email us at bicolresearch@yahoo.com. Ang aming produkto sa DA Region 6 ay tungkol sa batuan. Ito po ay isang indigenous fruit na makikita sa Luzon at sa Visayas. Pero Visayas lang po ang gumagamit ng batuan. It is known as a souring agent. But this time, we are packaging batuan sa ibang aspeto ng tree. Meron pala siyang mataas na pectin quality, so pwede siyang mag-gel. Kaya ang aming ipipresent ngayon ay batuan jam. So ang batuan jam, hindi lang siya pang spread. Pwede din siyang gamitin sa mga fish sauce kung gagawa tayo ng mga sweet and sour na mga luto. And then, pag pinataas natin ang bricks, makakakuha tayo ng paste. Tapos pwede nating ilagay, i-filling sa tart. So may dalawa kaming klaseng tart. Closed tart yun. Ito naman ay open tart. And then, yung jam mismo ay pwede nating i-fill sa piyaya. So ito na ang ating batuan piyaya. Okay. At yung paste pa rin from the jam ay pwede nating gawing pastillas di batuan. And then, yung isa pa naming product na pinaka gusto ng mga lumalabas ng Western Visayas at nagpupunta ng abroad. Ito po ang batuan powder para makakarating po sa ating mga kabayan doon sa Ibayong Dagat. Ito ang maganda sa processing. Pag off-season siya, yung price niya nagre-range ng 300 sa Iloilo at dito sa Maynila nagre-range ng 800. Pero kung ipaprocess natin siya, kung season time, ang price sa farm is only 13.25 at sa market is only 15 pesos per kilo. So pwede nating i-puree yung laman ng fruit, itatago natin sa freezer for a year. At pag hindi na siya season, ay pwede tayong mag-dry so that whole year round ay meron tayong batuan para sa ating mga pangluto. So para doon sa mga interested sa aming produkto, you can reach out sa amin doon sa Department of Agriculture, Regional Field Unit Number 6 sa West VR, Kamungaya, Haro, Iloilo City. For processing po, pwede silang tumawag kay Nora Garpa, 0909-814-1268. At sa akin naman po ay 0906-370-1504. Welcome po sa ating booth dito po sa Ridon Farmi Maropa. So ang mga product po na na-highlight natin ngayon ay ang Adlai. We have a product ng Adlai Pops, Adlai with bee sticks, and also pollen and propolis jam. We have also developed the spray dry leaf vinegar. Ito is very handy. Spray mo lang, okay na siya. So, ang unique namin dito sa product na ito is this sweetened Adlai Pops with pollen and propolis. Dito naman sa aming Adlai sticks, so ididip mo siya sa honey. And ito naman, kaya ito is unique. Kami lang kasi yung naka-develop nitong pollen and propolis jam. Ngayon kasi, ang research division ng Mimaropa ay meron kaming strong collaboration with the Mindoro State College of Agriculture, lalo-lalo na dun sa Food Innovation Center, which is in Calapan City. So sa ngayon, yung technologies dito, as of kahapon, may nagano na sa amin na gusto na din mag-adapt ng Occidental Mindoro Beekeepers Association at saka yung Oriental Mindoro Beekeepers Association. For this one naman, ang interesado na takers namin,
yung aming cooperative sa Oriental Mindoro, sa Bulalakaw, yung Sama Balatasan Cooperative. So, para dito sa mga na-develop namin na mga product, so pwede ninyo kami makontakt sa Department of Agriculture, Region 4 Mimaropa, with contact number at 0917-53-77169 or email at as damimaropa.researchdiv@gmail.com. Produkto namin ngayon na gustong i-highlight sa ngayong National Technology Forum ng DABAR ay itong aming coffee liquor. Itong coffee liquor ay produkto mula sa San Jose, Batangas. At ito ay with partnership namin ng tanggapan ng DARFO Calabarzon sa Kapeng Barako Growers Association sa San Jose, Batangas. So itong kakaiba sa coffee liquor, ito ay pinaghalo Kapeng Barako at saka yung special spirit o isang special wine. So itong klase ng bote na to, ito yung binibenta namin locally. Samantalang ito namang isang ito na ang lalagyan ay ceramic ay ine-export na natin ngayon. Dahil sa ito ay na-export na natin, magiging globally competitive na yung atin with the technology of yung coffee liquor using the our local variety called Kapeng Barako. Bukod dito sa mga coffee liquor, meron tayong gustong i-endorse na cassava grapes. Ito'y produkto naman ng Lipa Agricultural Research and Experiment Station. At katulong naman namin ng station ang Marahoy Women's Group. At ito ay binibenta na natin locally. Ito'y ginagamit sa paggawa ng mga pichi-pichi, cassava cakes, at mga cassava chips. So mahalaga yung naging proseso nito kasi through the technology ng Lipa Agricultural Research Experiment Station, napoprolong na yung shelf life. Tumatagal ito ng 2 years basta siya ay frozen. Malaking bagay ang nagawa yung technology ng pag-store nito, ng pag-process, kasi marami tayong matutulungan ng mga kasaba farmers. Pwede natin siyang scale out sa iba pang mga kasaba growers. Para sa mga interesado sa aming mga produkto, pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan, Department of Agriculture, Regional Field Office, Calabarzon, sa Marahoy, Lipa City. Mobile number po namin, 0929-855-5858. Nandito po tayo sa booth ng Region 3. We are the Clearc Finest. We have the brand name Clearc Finest, short for Central Luzon Integrated Agricultural Research Center. And then we have soybean-based products. We have soy yummy hopia. And then we have vegetable nachos. And then we have soy yummy tart. Dito po sa hopia, it's a mixture of soybean paste and sweet potato po. 70% soybean and 30% kamote filling po. And then dito naman po sa tart, yung crust po niya is also from soybean flour. And then ito po naman yung filling niya is a combination of soybean and mushroom. And then dito po sa ating vegetable nachos, bukod dun sa base niya na imbis na all-purpose flour and cornstarch, we substitute the all-purpose flour into a soybean flour. And then ginamit po natin is yung mga overstock na vegetables sa market, like ng mga squash, sitaw, ampalaya. Kasi yun po yung karaniwang mura ngayon sa vegetable namin sa Region 3. Bukod sa value added, pwede na din siyang maging makatulong sila na mapunta dun sa healthy lifestyle. Kasi ang mga farmers natin ngayon is nagsasubstitute na sila ng kinakain nila sa mas mura yet unhealthy food. Dito naman po sa amin is ginawa na namin yung mas madali nilang makuhanan ng nutrients at saka makakatulong na din sa pang-araw-araw nilang buhay.
yung mga interested po sa technology na to, you can visit the CLIARC Lowland Development Zone in Paraiso, Tarlac. It's only along MacArthur Highway, and you can visit our Facebook page, CLIARC, in www.facebook.com.